ng banal na puso ni Jesus na may temang Mahal naming Ina, Bukal ng Tunay na Kalayaan at Kagalingan. Sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, tayo ay nakararanas ng lubos na kagalingan. Nawa patuloy tayong humingi ng makainang pagkalingan ni Maria at makaranas ng tunay na kagalingan na nagmumula sa bukal ng buhay na pagpapala ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang tagapagdiwang ng Banal na Misa ay si Reverendo Padre James Esperta, MSC. Magsitayo ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, magandang hapon. Welcome sa ating pagtitipon ngayon. Nasa ika-8 Novena Misa na po tayo ngayon bilang paghahanda sa ating pagdiriwang sa kapistahan ng ating Mahal na Ina sa kanyang kaarawan at bilang mission station ang ating pagpaparangal sa Mahal na Ina na kinikilala natin bilang Ina ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, Our Lady of the Sacred Heart. Kaya ialay natin ang misang ito para sa lahat ng ating mga kahilingan, lalo na para sa mga tao na patuloy nating pinangakuhan ng ating mga tulong sa pamamagitan ng ating mga dasal. At upang maging karapat-dapat tayo muli sa pagtanggap sa mga biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagdiriwang nitong banal na misa, pagsisihan po natin ang ating mga pagkukulang, mga pagkakamali, at hingi tayo ng kapatawaran sa mapagmahal nating Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa.
at sa ating mga pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh,
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami ay pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid natin si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo tuwing ipinananalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipinangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin, at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipamabalita sa mga bansa, kadakalang
Panginoon po tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinaguga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya ipinamanhid nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon din ay tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at ng matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko rin ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinaguga sa Hudea. Mga kapatid, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Sa darating na ika-8 ng September, pinaghandaan natin sa pamagitan ng ating pag-novena misa ang pagdiriwang sa kapistahan ng kaarawan ng ating mahal na ina dito sa Mission Station, pagpaparangal sa ating mahal na ina bilang Our Lady of the Sacred Heart.
tina-translate namin ang Our Lady of the Sacred Heart, Mahal na Ina sa Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Pang-anim, nasa ano yun, ika-anim na mula sa pagbuo ng mission station. Tiyak, alam niyo na kung bakit Our Lady of the Sacred Heart ang mission station niyo. O baka may gusto pang palitan ninyo. Isa lamang ang dahilan. Dahil mga ABC kami. Dahil espesyal na debosyon sa mga MEC bilang pagkilala, pagpaparangal sa Mahal na Ina, Our Lady of the Sacred Heart. Tiyak, alam din ninyo na walang naganap na aparisyon upang ang aming founder, si Father Joel Sivalier, ay magbigay ng pangalan o hindi niya natanggap kay Maria na Hoy, Julio o George, ang ipangalan mo sa akin ay Our Lady of the Sacred Heart dahil meron kang debosyon sa banal na puso ni Jesus. Nagkaroon ng pagninilay ang aming founder na bigyang parangal ang Mahal na Ina sa titulo Our Lady of the Sacred Heart dahil sa kanyang pasasalamat na naitatag ang Missionaries of the Sacred Heart through the intercession of Mary. Kaya sa kwento, nagkaroon pa ng pagnunovena na nagtatapos yung novena December 8, 1854. And at that time, ay pinagdiriwang din sa simbahan yung dugma. Ano yung dugma na pinoproclaim, dinideklara ng ating simbahan, the Immaculate Conception, 1854, December 8. At yun din yung para kay sa founder namin, Joel Sivalier, isang pagpapahayag na ang kaniyang plano na magkaroon ng Missionaries of the Sacred Heart ay naayon sa kalooban ng Diyos sa pamagitan ng kanyang paghingi ng sign sa Mahal na Ina. Very concrete ang hiningi ni Father Jules bilang sign. Mayroong mag-donate. Mayroong nag-donate para pagsimula sa foundation. 20,000 francs yung agad natanggap niya on that day nung pagkatapos sa novena, December 8, mayroong dumapi. At agad naisip ni Father Jules, hindi lang to coincidence. Sa pamagitan ng Mahal na Ina. At bakit this September 8 at hindi December 8 ang pagpaparangal namin bilang mga MEC sa titulo ni Maria, Our Lady of the Sacred Heart? Yung ibang, pero isang parokya lang ng MEC na hindi sumunod sa
September 8 na pagdiriwang ng Our Lady of the Sacred Heart. Hindi dahil matigas yung unang mga pari na inisip na gusto niyang sundin kung ano ang mas komportable sa kanila. Yung parokya sa Nueva Ecija, Our Lady of the Sacred Heart, Triala Gimba. Dati si Father Gabi doon ang parish priest. First Saturday of May yung kapistahan. Pero sa ibang mga parokya, Marigundon na administered by the Missionaries of the Sacred Heart is September 8. At yung sa Surigao na hopefully nasa proseso na maging Dambana, the Diocesan Shrine of Our Lady of the Sacred Heart sa Canlanipa, nasa tuktok ng Surigao City, nasa bundok, September 8. At dito sa Mission Station, September 8. Pero yung mga daughters of Our Lady of the Sacred Heart, iba ang kanila. Last Saturday of May. Dahil nga pag May daw, kapistahan ng Mahal na Ina. Bakit September 8? September 8, 1869, Pontifical Coronation of the Image of Mary as Our Lady of the Sacred Heart na inutos ni Pope Pius IX. Kaya yun yung pagsang-ayon ng simbahang Katolika, pagkilala kay Maria bilang Our Lady of the Sacred Heart na hanggang ngayon sa Basilica ng Our Lady of the Sacred Heart sa Isudun. Siguro dahil kayo ay Our Lady of the Sacred Heart, hopefully maging parokya, saan ba si Father Sammy? Magkaroon kayo ng pilgrimage. Tuwing taon-taon, nandun yung pilgrimage sa Isudun, France. So kung may pilgrimage sa Our Lady of Lourdes, sa Lourdes, sa Paralimonial, sa debosyon ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, kay Santa Margarita Maria Alacoque, sa Isudun, September 8, ang International Pilgrimage. So, dahil sa pagdiriwang sa Pontifical Coronation of the Image of Mary as Our Lady of the Sacred Heart. So yun lang yung connection. Bakit September 8? Dahil yun yung 1869. Kung meron kayong sa cellphone, Play Store, i-download nyo yung apps na Amitor MEC. Tapos merong mga daily readings sa binabasa namin sa MEC, daily readings pag September 8, nandun yung September 8, 1869, the coronation, the pontifical coronation. Mahalaga para sa aming founder at sa aming mga MEC ang debosyon, pagkilala, pagpaparangal sa Mahal na Ina bilang Our Lady of the Sacred Heart dahil sa kanyang gabay at sa pamagitan ng kanyang dasal at patnubay na itatag at patuloy sa iba't ibang mga misyon ang Missionaries of the Sacred Heart. Bilang bukal
ng kalayaan at tunay na kalayaan at kagalingan ang mahal na ina sa anong paraan. Sa diwa ng kaisipan ng may pananampalataya sa Diyos. Ang pag-unawa sa tunay na kalayaan ay yung pag-unawa na ito ay hindi nangangahulugang gawin ko kung ano ang gusto ko. Diba yun din yung malaya tayo dahil ginagawa natin kung ano ang gusto natin. It's an abuse of freedom sa perspektibo ng may pananampalataya sa Diyos. Ipinakita ni Maria kung ano ang tunay na pagsasabuhay sa diwa ng kalayaan. Gawin ko ang kalooban ng Diyos. Kaya yun yung fiat ni Maria. Nung ipinalita sa kanya ang plano ng Diyos na siya ay magdadalang tao, maging ina sa nagkatawang taong anak ng Diyos. Your will be done. Kaya sa ating pagpaparangal kay Maria, siya din dapat ang magbigay sa atin ng gabay bilang mga anak ng Diyos. Ano ba ang kahulugan sa pagtamasa ng kalayaan? Ginagawa ko hindi dahil ito ang gusto ko lamang, kundi dahil ito ang kalooban ng Diyos. At kung ganun yung perspektibo bilang anak ng Diyos, ito ay maghatid sa atin sa tunay na kagalingan. Kung saan, ito ay nangangahulugan fullness of life. Yung pagiging anak ng Diyos na isinikawa natin ayon sa kanyang direksyon patungo langit, kaganapan ng buhay. Kaya nagkakasala tayo kung ang ating kalayaan ay ginamit natin labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ang misyon ni Jesus, at ito ang napakinggan natin, nagpapagaling hindi lamang sa karamdamang physical ng tao, kundi karamdamang espiritual, upang ituwid tayo na mamuhay ng malaya. Malaya dahil ginagawa natin ang kalooban ng Diyos kahit paman sa anong mga hadlang, kahit paman sa anong mga minsan yung iba't ibang mga difficulties, kahirapan. Pero katulad ni Maria, kaya pa rin natin sabihin, "Thy will be done." Masusunod ang iyong kalooban. Ibig sabihin,
malaya ang loob ni Maria na gawin ayon sa ipinahayag ng anghel sa kanya. Ang aming founder, kaya naitatag ang Missionaries of the Sacred Heart kahit sa maraming mga limitasyon. Dahil malaya ang kanyang kalooban na mangarap tuparin ang kaloob ng Diyos sa diwa at tulong at gabay ng ating mahal na ina. Pag malaya tayo, walang makahadlang sa ating pagtupad. Ang Diyos sa pamagitan ni Maria ay gagawa ng paraan kung bukas din tayo. Dahil intensyon ng mapagmahal nating Diyos na mapigyan tayo ng iba't ibang mga pamamaraan sa pagpapagaling ng ating buong katauhan. Kaya sa pamagitan ng Missionaries of the Sacred Heart sa kanyang iba't ibang mga misyon, the intention is to spread the love of God na maging ilaw, maging gabay, tungong ganap na buhay. Nung unang nagkaroon ng paanyaya ang mga Missionaries of the Sacred Heart magkaroon ng first foreign mission, 1881. In spite of the limited number ng kongregasyon, mga missionaries, ito ay hindi naging hadlang na sasang-ayon ang aming founder na magpadala. So ito yung first foreign mission sa Oceania. Yan yung bandang Melanesia. So ngayon, famous na yung Papua New Guinea. So ang buong kapuluan ay ipinagkatiwala sa mga Missionaries of the Sacred Heart. Malaya na tinanggap ni Father Jones ang ganoong misyon dahil nagtitiwala siya sa gabay at patnubay ng ating mahal na ina. Pamamaraan, may pahayag kung papaano isa sa buhay ang tunay na kalayaan. Palagi may pag-asa. Matupad ang lahat dahil ito ay plano ng Diyos. Hindi lamang plano ng tao. Sana bilang nagdebosyon sa mahal na ina, alam ko at alam ng mga MECs ano ang hinahangad ng mission station. Kung ito ay kalooban ng Diyos, tiyak few years from now may tatag ang simbahan. Dahil malaya tayong mangarap, walang makahadlang kahit walang pera. Pangarap lang naman. Sabihin natin, Lord, hindi to plano lang ng mga PPC. Hindi lang plano to ni Father Sammy. Hindi lang plano to ng mga MECs. Kung ito ay plano mo,
alam namin na ikaw, sa pamagitan ng ating mahal na ina, Our Lady of the Sacred Heart, gagawa ng paraan upang matupad ang ating pinapangarap, dahil ito ay paraan makapagbigay tayo ng gabay tungo sa buhay na ganap. Siya gawa. Magsitayo po tayo. Katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit, dalhin din natin sa makalangit nating mahal na ina ang lahat ng mga taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal kaysa ang ating mahal na ina ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Tayo'y manalangin. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang Ebanghelyo sa lahat. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, nawa ay sa tulong ni Maria ay maging instrumento tayo sa pagpapalaganap ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa mga lubos na tumatangkilik sa ating munting pamayanan, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay masigasig nilang itaguyod ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang mga yumao, naway makatagpos ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama, makapangyarihan, kalingain mo ang iyong angkan, iligtas at arugain mo kami, sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Oh,
Magsitayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo upang ating mga pag-aalay ngayon, ating mga pagsisikap, mga ginagawa ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagganaw ng utang na loob. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak, marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Yesu Kristo ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Berhen bilang iyong abang alipin nang iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ipag-uni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Pablo Bergelio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami ang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluhod-luhod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, kaya tinuruan tayo na Jesus na sa ating mga panalangin, palagi nating kilalanin at tawagin na makapangyarihang Diyos ay isang mapagmahal, mapagpatawad na Ama. Bye.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa aming lahat na nagkakatipon ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito sa Jesus ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong niya makibahagi sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo sa katawan ng dugo ni Jesus para sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami ay makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ikawalong araw, pagsasyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus, nag-aakay sa buhay kabanalan. Tulungan mo kami na gawin ang anumang sabihan niya sa amin. Tayo pong lahat, O Diyos, ang iyong mga salita ang nagturo sa amin na sa pagsunod namin sa mga utos mo ay kami ay nabubuhay sa pag-ibig. Ang pagsunod ni Kristong anak mo sa iyong kalooban pagsunod na humantong hanggang kamatayan sa krus ay pagpapakita ng ganap na pag-ibig sa iyo ng Ama. Ang pagiging bukas ni Maria na laging sundin ang loob mo ay isang pagpapakita din ng makabuluhang plano ng katubusan para sa amin. Ang kanyang mga kilos at gawi ay patunay ng kanyang pag-ibig. Iniluluhog namin, tulungan mo kaming matularan si Jesus at si Inang Maria sa pagsunod sa iyong kalooban. Ipinapanalangin namin na nawa ay maunawaan namin ang kalooban mo sa pamamagitan ng iyong salita, ng simbahan, ng mga taong aming nakakasalamuha at sa lahat ng mga pangyayari sa aming buhay. Kailangan namin ng mga propeta na magsasalita sa iyong ngalan at makakapagtama sa amin sa tuwing kami ay lumilihis ng daan patungo sa iyo. Tulungan mo kami, katulad ni Maria, na amin ding masambit ang katagang mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa lahat ng sandali ng aming buhay, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugat ang puso ni Jesus. Tulungan mo po kaming makatugon sa kaniyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa kaniya upang gamitin namin ang buhay na walang hanggan. Gamitin mo para sa amin mula sa bukal ng nabuksan sa kaniyang tagiliran ang grasyang aming kailangan at ang ibinibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming may sakatuparan ang aming mga hinihiling, maging amin din ang damdamin ng kaniyang puso at ang kaniyang misyon ay maging misyon din naming o berhin ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal ng tapat at totoo. Akayin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kawaan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palaging gumabay sa amin, aming mahal na ina. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso kagaya ng puso ng iyong anak na si Jesucristo na nagpakatao, isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nakagaya ni Jesus ang mabuting pastol na may pusong mapagmahal, kami sana ay matuto at marunong ding magmahal lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan, mga mahihirap,
itinataboy at hindi pinapansin sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na kami ay iyong patatagin kapag naranasan namin ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay makaakay sa aming kapwa upang sila ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na maging masigasig kami sa aming pagsisikap na payaralin ang katarungan para sa mga mahihirap, mga inaapi at itinataboy sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na hindi sana ang inggit at pagkamakasarili ang maghari sa aming mga puso at buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya na naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung ang aming pamilya ay nakaranas ng matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok sa buhay pamilya. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdesisyon kung anong propesyon ng kanilang ninanais para sa kabutihan ng pamilya at ng aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Bilang mga magulang na aming arugain at gagabayan ng aming mga anak upang sila ay maging mabuti, mabait, responsable, mapagmahal at madasalin. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nalalaman namin na nalalapit na ang aming kamatayan at kung ang aming mga mahal sa buhay ay tinawag na sa kabilang buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. At ngayon, tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahilingan at mga pananalo. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari-ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus. Maria,
magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live Streaming at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ngayong gabi, ang Our Lady of Lourdes Chapel at ang lahat ng mga family sponsors. At atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverendo Padre James Espuerta, MSC. Maraming salamat po. Nalalapit na po ang kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Kaalinsabay din ang 6 na taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang paghahanda, mayroon po tayong mga iba't ibang mga aktibidad tulad ng Nobina Misa o pasyasyang sa Mahal na Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng ating mga misa na gaganapin dito sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 6 ng gabi. Ngayong gabi po, September 6, ang Our Lady of Lourdes Chapel. September 7, St. Clair and San Pedro Calungsod Chapel. At sa bawat gabi din po pagkatapos ng banal na misa, ay magkakaroon po tayo ng Novena Nights na gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule. Ngayon po, September 6, sa ganap na 7:30 PM, ang Basketball Championship Game at Exhibition Game. Ito po ang oras ng schedule ng mga laro. 7:30 PM, Exhibition Game, Missionaries of the Sacred Heart Priests and Seminarians versus Diocese of Caloocan Police Team. 8:30 PM, 27-under Championship Game. September 7, Bisperas, magkakaroon ng prosesyon sa ganap na 4 PM na magsisimula sa Compound 7, St. Louis de Montfort Chapel, na iikot sa Baisa Road, Reparo Road at papuntang Woodcraft Bayanihan Chapel at susundan po ito ng banal na misa. September 8, Feast Day Concelebrated Mass. Ito po ay sa ganap na 9:30 ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. Pagkatapos ng misa ay ang lahat ay pupunta sa Bayanihan Covered Court upang doon magkaroon ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkakaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro. Mga karagdagan na anunsyo, at sa bawat Novena Mass ay magkakaroon po tayo ng family sponsors. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga butihing puso na maging isa sa aming mga family sponsors. Ang malilikom po dito ay gagamitin sa mga gastusin sa kapistahan at pagpapatayo ng ating simbahan sa bodega. Nawa ay makiisa po tayo sa layunin na ito. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin ang naalay ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, pag-asa at pag-ibig ng ating mapagmahal na Diyos. Salamat sa Diyos.